Hello everyone, welcome to another vlog. And for today's vlog is magluluto tayo ng chicken pork adobo. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutan yung like ang video na ito. I-click ang subscribe button, pati na ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa ang videos. Ang muna natin gagawin guys is magpapakulo ng tubig. And then, pakulo natin itong ating karne ng baboy para maalis yung kanyang dugo-dugo tsaka yung kanyang dumi. Tapay ng water. Doon tapan natin. Pakaluin natin ng round 1 to 2 minutes. Kapag kumuha na siya pa yan. Kapag kumulo na, pwede na siyang hanguin. So, balikan natin later. So, ayan guys, kumulo na siya dahil hindi naman nakulo mabuti. Turn natin yung kabilang side ng ating karne. Para yung kabilang side naman yung nakakulo. Okay. Boil lang natin siya ng around 1 minute. 1 minute sa kabila, 1 minute sa kabila. Bali, 2 minutes siya. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, pwede natin patayin yung tubig. Yung ating apoy. And then, hahanguin natin yan, tapos hugasan natin. Then, mag-proceed tayo sa ating next step. So, the same path, painit natin, tapos maglalagay tayo ng mantika. Medyo madami yung nilagay nating mantika, pero mamaya babawasan din natin siya. Kapag may hindi yung ating mantika, iprito natin itong ating karne ng baboy. Try lang natin siya na konting golden brown na kablon. So, ayan. Na-try natin siya ng mag-konting brown ng kanyang kabila. Takpan natin para hindi tayo sa na mag-chicken. So, ayan. Try natin balik pa rin. Ingat lang tayo sa salsik ng mag-chicken. Ayan. Nag-dondo na yung kagaya. Itakpan natin ulit. Para maluto naman yung kabilang side. O mag-golden brown naman yung kabilang side. So ayan, siguro brown ng kabila. Patayin mo natin yung apoy. So yun na masyado yung matalisik. And then, hanguin natin yung ating karne. Para hindi na
kami yung ating lalagyan. Same part, maglalagay tayo ng luya. Then, ipang-fry natin itong ating chicken. Yes, may chicken po siya kasi ang lutuin po natin is chicken pork adobo. Try lang natin sa konti para lumasa yung ating luya sa kaas sa ating manok. Ngayon, gawin pa rin natin siya. Ayan, medyo nakarin lang natin yung kanyang kabila. Try natin hanggang mag-golden brown yung kanyang kabila. Ayan. Kapag golden brown na po yung magkabilang side, pwede na po natin siyang hanguin. Set aside muna natin siya. Set aside natin kasi madaling maluto yung ating manok compare doon sa ating. So, the same path, maglagay tayo ng konting mantika. Kapag kulang, para sa ating kulang yung ating mantika, mag-add tayo. And then, lagay natin yung ating sibuyas at bawang. So, yung bawang nilagay ko is whole siya. Yan, bubo. Kasama pa yung kanyang balat. Pero inugasan ko siya. Bali, 6 cloves of garlic yung aking nilagay. So yan, pwede na natin nilagay yung ating pork. Ito yung ating pork. Ayan, lagay na natin. Then, lagay natin yung ating dahon ng laurel. Dahon ng laurel, dalawa. And, maglagay din tayo ng whole black pepper. Paminta. Paminta yung buo. So, yan. Then, maglagay tayo ng soy sauce. Pansay na lang natin kung gano'ng karaming nalagyan natin. Depende po sa ating panlasa. And then, mag-aan tayo ang water. Yung ilalagay nating water, kailangan takpan po yung ating karne. Ayan. Ayan.
Pakukuluin natin siya ng around 30 minutes. Hanggang sa lumambot yung ating karne. Bago natin ilagay yung ating manok. Mag-add din tayo ng oyster sauce. Ayan, ilagay natin siyang oyster sauce. So yan, pakuloy natin siya and then mamaya hihinaan natin yung apoy niya. I-simmer natin siya ng around 30 minutes. Takpan muna natin siya. After 30 minutes, pwede na natin buksan yung ating niluluto. So ito na po siya. Ngayon is pwede na natin ihalo yung ating, yung sinet aside natin na chicken kanina. Naglagay din nga pala ako ng dalawang sili. Ayan. Dalawang red sili. Ipailalim lang natin yung ating chicken para magkaroon siya ng lasa. Saka medyo malambot na rin yung ating pork kaya dapat nasa ibabaw na siya. Naglagay din ako ng tatlong hard-boiled egg. Ayan. Ngayon is mag-a-add tayo ng 1 tablespoon ng sugar. And then mag-add din tayo ng vinegar. Tansyahin na lang po natin, depende po sa ating panlasa. Then tagpan natin siya ulit and isimmer natin siya ulit ng around 15 minutes para maluto naman yung ating chicken. After 15 minutes, pwede na natin siyang buksan. So, ito na po yung ating chicken pork adobo. Ayan. Depende na po sa inyo kung gusto nyo ng medyo may sabaw o kung medyo dry. Kung gusto nyo medyo dry pa siya, pakuluin pa natin siya ng around 5 minutes para mag-dry yung sabaw ng ating chicken pork adobo. So, I hope na nagustuhan nyo po yung ating video for today. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video na ito, pakiclick ang subscribe button, pati na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. And this is Mama G. See you in my next videos. Bye!